Hello mga kabayan, kumusta? Isang naibang video ang gagawin ko today dahil sa araw-araw ng paglalakwatsa ko, isa ito sa palagi kong napapansin sa paligid ko. Habang nasa cornish ako kumakain, nakalapag lang sa damuhan, napapansin ko ang daming umaali-aligid sa akin. Ito yung first encounter ko sa kanila. Habang kumakain ako, ayan, palapit ng palapit, sobrang maaamo ang mukha, sobrang bait, so kailangan ko din silang pakainin, hinahati ko yung pagkain ko para mapakain din sila. Siguro maraming naka-experience sa inyo nito, sa tuwing lalabas kayo ng accommodation, papuntang work, or pupunta kayo ng park, sa corniche, or magtapon kayo ng basura. Marami kayong makitang pusang pakalat-kalat sa kalye at may mga lahi pa naman, ang cute ng mga kulay at minsan, maisip natin, kung nasa Pinas lang to, iuwi ko talaga to sa bahay at gagawin kong pet. So pareho tayo nang iniisip, di tayo magkaiba. Minsan pa naman ang iba sa mga pusang to, bigyan natin ng bitbit nating pagkain, ayaw kainin, ang aarte pa naman. Likas naman sa ating mga Pinoy ang mawain talaga, kaso lang hindi natin kayang alagaan itong mga pusang to nang dahil sa sobrang busy natin sa trabaho dito sa abroad. Nang dahil sa araw-araw na experience kong to, ito ang nagtulak sa aking gumawa ng community service, ang magpakain ng mga pusa. Naging routine na sa aking magpakain ng mga pusa every Saturday kasi day off ko and at the same time during salary day para at least may pambili ako ng pagkain nila. Nakikita nyo sa video, Doritos ang pinakain ko sa kanila dahil ito yung second encounter ko sa kanila habang naglalakad ako sa cornish. Yung first encounter ko yung kumain ako ng chicken kaya hinati ko yung food. So sabi ko, next time bibilhan ko na to ng pagkain, yung cat food na mismo. So nandito tayo ngayon sa Danube. We're going to buy a food for the cats. Kasi na-guilty ako na laging sumusunod to sila sa akin, wala akong may papakain. So since sahod na, ngayon bibilhan natin sila ng pagkain nila. Ito, Whiskas. One. Ano bang mas magandang pagkain ng mga pusa dito? Mga ano naman sila, adult naman yung mga cat na laging sumusunod sa akin. Lalo na pagpasok ko sa ano, sa building namin. Naawa ako kasi lagi kong pinagsasaraduhan ng gate. Ayan, siguro ito. Bilhan natin ng 3 kilo. Tapos punta tayong cornish. Pakainin natin sila. Kawawa kasi talaga, promise. Ito yata. 24. Yung take 50 reals na lang. Ito, Whiskas. So ito yung nabili natin. 4 cats. Punta na tayo sa cashier. Pakain tayo ng mga cats na susunod sa atin mamaya. Sige, update ko kayo pag mapakain na natin. Punta din tayong cornish. Sige, bye-bye. We are here on cashier already to pay the cat food. And let's see how much it costs. What's there? At dinagdagan ko na rin palang bumili ng mga plates, yung medyo malalalim na malukong para at least hindi matatapon at may kainan yung mga pusa. Lalagyan din ng tubig. O ayan, sa labas ng bahay ko, labas ng gate, andito yung 3 pusa. Ito yung laging sumusunod sa akin. Pag mag-parking ako dyan, alam na nila kung sinong darating, susunod na yan sa akin papunta dun sa gate. Susundan ako dun. Pag ibagsak ko yung gate, diyan susunod kasi natatakot. Yan siya laging nakakilala sa akin. Ito sumusunod lang ko sila pag yung isang puti na yan papunta na sa akin. Yun yung close sa akin, yung puti. So we are near from the masjid and we're feeding the cat, so they're going there. They're afraid actually with me. Most of them are just staying in the garbage container because they're eating leftover food. Ayan. So we got 4. And outside my house, I feed 4 as well. So we should have at least today, we can feed at least 50 cats. Because I have 5 kilos. There's one more in the masjid. After feeding the 4 cats there, so one more, he ran towards me. Pagkatapos kong magpakain ng mga pusa sa labas ng bahay at sa harap ng masjid, nandito na nga tayo ngayon sa cornish at magpakain na ng ibang pusa dito. So, they are eating now. We're going to find another cats again. Bye-bye! We are in cornish. So, let's find another cats. Another cat. Ming, ming! Come! Here, here, here.
Ayan, papalapit na siya. It's Muya. This is your water. Okay. So cute. Diba niya? So we are still in Corniche 2 and the cat is here. One of the cat is there. She's afraid. So let's move and let them eat it there. Bye-bye. Let's find another cats. So this is in Corniche again. Corniche number 2. Actually, kumain siya ng chicken pag ano natin. Hi, te. We found another one cat here and another one is here. See? So cute. They are thirsty and hungry as well. There's another one there. So we need to feed one more and give them food. So I saw one more there. He's afraid with me, so he ran away. 1 minute. Let's dispense one more. We have another two here. The other one was afraid. They're watching me actually. Okay, bye bye. Ciao. Enjoy your food. So we have another two. They are afraid. I think after giving them food, I need to leave because they are actually afraid to take the food once I'm nearby them. It will take time for them to become, you know, friendly because they are wild cats and they are roaming around in Corniche area. So we feed another one cat also again here. It's only in our parking here in our office. See? This is our office. I saw one cat in the parking area since the food is with me always inside my car, so I feed her already. It's like Garfield, so cute. Hey! I like the fur. I think she's hungry. It's a female cat. So, I found another one here in Bangladesh restaurant. Nang dahil sa experience kong to, I promise talaga na ipagpapatuloy kang pagpapakaya ng mga pusa sa bawat encounter ko sa kanila. Kaya ginagawa ko na ngayon, nagdadala ko lagi ng cat food lagi sa compartment ng car ko saan man ako mag-travel. Alam ko na marami sa atin ang gustong alagaan sila and I know each one of us has different way to show our love and compassion. Na sana wag nating kalimutan, they are also a living creatures na nangangailangan ng kalinga tulad ng Actually, tao. Actually, ang experience na to ang nagbibigay sa akin ng awareness to give and share not only to human but also to animals who needs us most. Ito yung nagiging part na ng daily routine ko, ang magpakain ng mga street cats, especially during my day off. That is my every Saturday off routine whenever it's my day off. I'm always in Corniche and feeding cats. At least I have target every Saturday to feed at least 50 cats. And every salary day, I'm always purchasing at least 5 kilos of cat food to feed cats in somewhere else. Some places where I feel they are neglected and nobody's feeding them. So that's always my routine every Saturday.